Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may part ng Quezon City. Nadaanan namin ito at may ginagadam na sinakulo dito. Nahuli tayo. At ito at meron ng pinako dito sa cross. Ano ba ito? Pinako ba ito? Tingnan natin. Ay, hindi siya nakapako. Ikalabing isang istasyon, si Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Para sa intensyon ng mga kapatid nating may sakit at lahat ng humaharap sa matitinding sakit physical, emotional. Ano yung ibig sabihin? Si Juan. Siya na ang iyong magiging anak ngayon. Juan, siya na ang iyong magiging ina. Mamahalin ko siya. Tulad ng pagmamahal ko siya ang tunay na anak. Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Tinatawag niya si Elias! Tignan natin kung siya ba'y maliligtas! Tignan natin kung maliligtas na sana kasi, no? Buasa pa siya, no? Tagoy na uho! Nanatili sila sa piling ni Jesus at nanatili silang matatag sa kabila ng bigat at hirap na tanggapin ang mga pangyayari. Tunay ngang nakakadurog ng puso at kalamnan ang tagpo ng isang ina sa kanyang anak, puno ng pangungulila at pagdadalamhati. Ngunit mas pinili ni Maria na manatili sa kabila ng mga pagturo. So ito ang pang-11th station ang naabutan natin. Siyempre ang susunod sa may 12th station na. At magtatapos yan sa may simbahan. So ito na yung pinaka-12th station. Siguraduhin mo.
buhay na malamig. Ang kamatayan ni Jesus ang nagbigay daan upang makamit natin ang bukal ng awa sa kabila ng ating mga pagkakasala. Tayo man ay haharap sa ating mga sariling kamatayan. Walang nakakabatid kung kailan, saan at paano. Kaya naman ang laging hamon sa atin, ano mang kabutihan na maaari natin magawa, ay gawin na natin ngayon sapagkat anumang oras, panahon at pagkakataon ay maaari natin makatakbo ang Diyos. Ang tanong,